Magandang araw po sa lahat ng mga makakapanood ng pagtatangal na ito at nagbabalik po ang inyong kaibigan, si Godfather Limar, para sa isa na namang pag-a-analyze ng debating nagaganap sa Debaters Convention. At bago tayo magsimula sa ating analysis, gusto ko po munang ipakilala sa inyo ang ating bagong programa. At dito po natin mapapakinggan ang mga iba't ibang analysis tungkol sa debate at makakaroon po rin tayo ng ilang mga sharing about kung paano natin mai-improve ang ating paraan ng pakikipag-debate. At naniniwala po kami na kapag ito po ay in-apply natin ay mag-i-improve ang ating debating skills, para naman po kapag nagkakaroon ng laban sa ating debaters convention ay nagkakaroon din ng magandang paglalaban o pagdedebate ang mga debatista. So sa ngayon, sa araw na ito, ang atin pong i-analyze ay ang debating naganap sa pagitan ng Bible Baptist Church at ng Seventh-day Adventist. At ito ay naganap noong January 2021. Nais lang natin sabihin na bago tayo magsimula sa analysis na ito, ang anumang mapapakinggan ninyo na komento, opinion o resulta ng aking konklusyon tungkol sa debating ito ay sa akin lamang opinion at sa aking standard base sa kriteriya na inilatag ko para magkaroon ng puntusan sa pagitan ng dalawang nagdedebate. At hindi ko po pinagbabasihan dito kung ano yung aral. Nananatili po tayong neutral sa pagitan ng dalawang debatista in terms of their doctrines. But we are judging the debate based on their performance and on the criteria na inilatag po natin sa ating programa dito. So inaasahan namin ang inyong pag-unawa at pag-respeto sa anumang mapapakinggan natin. Ito man ay tinatanggap ninyo o hindi. So balikan natin mga kaibigan natin, kung ano po yung ating i-analyze na debate ngayong araw na ito. Ulitin natin, ito po ay sa pagitan ng Bible Baptist Church at ang debatista sa panig ng Bible Baptist Church ay si Pastor Ray Anpuentes. Isa po siyang Baptist pastor. At ang kanyang katunggali ay ang Seventh-day Adventist. At ang tagapagsalita nila ay si Pastor Cesar Dison, isang SDA evangelist. So maganda ang tandem. Ang paksa na kanilang napag-usapan ay ito: which is the true church, Bible Baptist Church or Seventh-day Adventist Church? So bago po natin simulan, mga kaibigan namin, yung usap, nais nating ilatag yung pong mga criteria na dadaanan ng ating analysis. Ito po yon. Ang criteria po for my judgment is number one, delivery. Number two ay yung pong content of presentation. Ano po? Yung pong strength of questioning. Yan. Yung pong strength of questioning, mahalaga po yan. At yung pagiging matalino po sa pagsagot, intelligent answer. At yung ikalima ay professionalism. At ang gagawin nating scoring system ay yung tinatawag na 10-point system. Ibig sabihin po, ay i-scorean ko mula 1 to 10 base sa aking pananaw, yung aking nakita sa mga criteria na binanggit ko. So yan po ang magiging natin criteria for judgment. At i-analyze po natin yung bawat criteria ng isa-isa. Okay. So umpisahan po natin yung ating pag-analyze sa kanilang nangyaring laban. Bago po natin umpisahan nga pala yung ating analysis ay gusto kong sabihin sa inyo na nagkasundo o nagkaroon ng
meeting of the minds yung dalawa na hindi po pinag-uusapan ay ang name of church. Yan, hindi daw po basihan ng pagiging true church kung ano ang pangalan ng isang samahan. Kaya makikita natin sa paraan nila ng pakikipagdebate, ano yung magiging basihan nila sa pagsasabing sila ang true church. Okay, so magpunta tayo mga kaibigan sa first presentation ni Pastor Dison. Sa aking pakikinig ano, sa kanilang dalawa, sa first presentation pa lang, kitang-kita na agad yung pagiging lively, fluent ng pagsasalita, no? Yung boses, talagang full of confidence ni Mr. Dison tungkol sa kanyang mga pahayag. At makikita din natin, no, na talagang mayroong tindig ng isang debatista ang kanyang paraan ng pagsasalita. Makikita natin dito yung talagang medyo matindi, ma-insist, which is normally dapat talaga nasa isang debater yan kasi napakahalaga po ng boses sa pakikipagdebate. So dito sa puntong ito, maganda ang aking ano, komento kay Mr. Dison. Pero syempre pa, hindi naman lang yung ano, no, delivery. Pero in terms of delivery, nakikita ko na meron siyang mataas na punto sa akin dito. At with respect sa content, ano, gaya nung isa sa mga criteria natin, yung content of a presentation, yung tema kasi is the true church. So nung dinidiscuss niya about true church, binanggit niya doon yung tungkol sa kahulugan ng salitang ekklesia, na ito ay tumutukoy sa kalipunan ng mga tao. At ang basihan, ang mark of the true church, ay yung kanilang pagtuturo. Ayan. So bumasa siya ng ilang mga teksto sa Biblia na nagpapahiwatig na ang basihan ng tunay na church ay ang pagtuturo. At nagpakita siya ng mga references from external sources. At sinabi niya na ito, hindi mga SDA members ito. Kagaya nila John Wesley, Adam Clark, Albert Barnes, Matthew Henry. At ginamit ang mga comments nila na tungkol sa true church. At iisa ang tinutukoy nito, mga kaibigan namin. Ang tinutukoy nito ay yung pagsunod sa kautusan. At doon pumasok yung isa sa main verse ni Mr. Dison, yung Revelation 14:12. Ayan. So, ang comment ko dito, mga kaibigan namin, hindi na-establish ni Mr. Dison yung pagiging tunay ng SDA Church. Bakit ko po nasabi yun? Kasi given na po na ang mga Kristiyano talagang susunod sa kautusan. So, pwede rin i-claim yan ni Mr. Ray Anpuentes kagaya nung gagawin niya sa stand niya. So, ibig sabihin, pag sinabi mong sumusunod sa kautusan, eh parang silang mag-claim dyan. Ano? At hindi, wala namang magsasabi sa kanila na sila'y lumalabag sa parehong kautusan. Pero merong isang point na hinighlight doon si Mr. Dison ay yung tungkol sa pagsunod sa sampung utos. Ayan. Which is yun talaga ang itinatago yun ng Seventh-day Adventist. Pero ganun pa man, mapapansin nyo na isa lang ang ginamit niyang ebidensya ng katotohanan ng kanilang church. Ito ay ang pagsunod sa kautusan, which is particularly, ang sinasabi nila ay yung pagsunod sa sampung utos. Yan po yung sa first presentation. Ngayon, yung sa second presentation, sa first presentation naman, ni Pastor o ni Mr. Ray Anpuentes, ito naman yung kanyang paraan ng pagrepresenta, no? Diniscuss din niya yung tungkol sa iglesia at pinoint out niya na ito ay gathering of people. Ayan. At binanggit pa nga niya na it is a very weak argument na ang iglesia ay makikilala sa pangalan. Yan yung binanggit ko sa inyo kanina na nagkakasundo sila doon na hindi yung pangalan ang magiging basihan. Pero ito po yung sa panig ni Pastor Ray. Ano? Ang tunay na iglesia ay mga ligtas na.
Ayun, yan ang ano niya, ang parang framework. Nakita ko dito sa presentation ni Mr. Ray, ang ginamit niya is the comparison, no? Parang pinaghambing niya, no? Tapos pinag-counter niya yung dalawang magkaibang pananaw. So, ginamit niya yung tekstong gawa 2:47 para ipakita na ang mga tao ng iglesia ay ligtas na at hindi ililigtas pa lang. Ayan. Pero meron siyang disclaimer na sabi niya ay kapag ikaw ay Baptist, hindi po niya sinasabi na kapag ikaw ay Baptist ay ligtas ka na. Ayan. At hindi niya kinakatawan ng lahat ng mga miyembro nito. So, parang disclaimer lang. Eh, binanggit din niya yung Matthew 16:16. Yung tungkol sa iglesia, no? So, nagkasundo sila dun sa ang mga gawa at turo ng mga apostol ay patotoo ng tunay na iglesia. Ayan. Kaya, lumalabas, nagkaroon na ng contrast si Mr. Ray and Fuentes sa kanilang, sa kanilang pagtuturo. So, kung sa Seventh-day Adventist, naniniwala silang ililigtas. Ah, ililigtas pa lang. Kay Pastor Ray sa kanya, ligtas na. So, parang may contrast na, no? Ginamit din yung tekstong Gawa 15:4-5. Binanggit niya doon yung kung ano yung kauna-unahang heresy. Ayan. Bago nga pala yun, binanggit niya ni Mr. Ray and Fuentes na wala daw turo na keep the law. Ayun, ang mga Kristiyano. Okay, so, sa kanya pinasok yung Gawa 15:4-5 na ang kauna-unahang heresy ayon sa kanya ay yung tungkol sa pagpapatupad ng pagsunod sa kautosan na hindi nga yan iniuutos sa mga Kristiyano. So, ang kaugalian na yan, no, o yung katuroan na yan tungkol sa pagtupad sa kautosan, yan daw ay galing sa mga Pariseo. Gumamit din siya ng Britannica and Wikipedia as reference para patunayan kung sino ba yung mga Baptist. No, kasi gusto niyang patunayan na yung mga Baptist, ang history nito ay unbroken chain, ika nga, mula nung panahon ni Jesus Christ up to the present time. Walang pagkakataong nawala, no, ang true church. Yun ang kanyang stand doon. Siguro ang gustong palitawin ni Sir Rayan ay kasi yung namang Seventh-day Adventist ayon sa kanya ay 1863 lang lumitaw. So prior to 1863, wala pang Seventh-day Adventist. So parang naputol yung chain ng true church. Yun ang claim niya. Kaya ginamit niya yung point na yan. So sinuportahan niya ng John chapter 10 at Matthew 28:19-20 na talagang ang mga Christians ay magpapatuloy yung true church mula nung panahon ni Jesus Christ up to the end of the system of things. Okay. So sa Efeso 3:21, ginamit din niya, no? Sa buong panahon, hindi mawawala ang tunay na iglesia. Hindi lilitaw ang tunay na iglesia sa huling panahon, kundi baligtad, no? Para sa kanya, may tatalikod sa tunay na iglesia. So dito makikita natin yung paraan na ginamit ni Sir Rayan sa kanyang presentation para patunayan na ang tunay na iglesia ay sila. Paano yon? Pinag-contrast niya yung turo ng STA at yung turo ng Bible Baptist Church ayon sa support ng mga Bible verses na binanggit natin. No? Actually, isang magandang approach yan. No? Kasi ang pinag-uusapan, what is the true church? So, ipakita mo na ito yung tunay, ito naman yung mali. No? Kaya dito sa first presentation, nakita ko na mas malaki ang puntos ni Sir Ray Andito considering na yung content niya ay nag-i-establish nung pagiging tunay nila at pagiging mali naman ng isa. Compared doon sa first presentation na ginawa ni Mr. Deason, na hinighlight lang niya ang pagsunod sa kautusan sa kabuuang bahagi at nabanggit lang din doon ng kaunti ang tungkol sa Ten Commandments. Ayan. Pero, syempre, hinighlight din niya yun. Pero, maikli lang na panahon. So, pagdating dito, makikita natin, medyo lumalamang, no? Lumalamang si Sir Ray Anfuentes.
Okay, dumako tayo sa second category, no? Kanina yung delivery content. Dito tayo sa strength of questioning and intelligent answer. Puntahan muna natin yung first cross. Ni Sir Ray Ann to Mr. Dison. Tinanong, di ba kasi after ng presentation, first presentation, excuse me po, first presentation ni Mr. Dison, magkakaroon ng cross-examen si Sir Ray Ann Puente. So, ito yung mga highlights ano, ng kanilang tanungan. Tinanong, ano ang kahulugan ng iglesia? Ayan. At tinanong uli ni Sir Ray Ann, ang pagtitipon ba iglesia? Maganda naman yung sagot ni Mr. Dison dito. Ito, magandang puntos niya rito. May mga pagtitipon na hindi nangangahulugan ng iglesia. At hindi nangangahulugan na kung kayo ay nagtitipon, eh kayo na ang true church. Ayan. Talagang medyo sanay sa pagsagot sa mga tanong. Ano? Tanong, mananampalataya ba si Kristo? Ayon. Sagot, mananampalataya ng Diyos. Hindi, tinatanong ko kung mananampalataya ni Kristo. Sabi niya, mananampalataya ng Mesiyas. Okay. So, natigil ulit. Another question. Yun bang iglesia sa ilang ay iglesia ni Kristo? Ang sagot eh, iglesia ng Diyos at ni Kristo, iisa lang yun. Sinunod lang ni Jesus ang utos ng Ama na magtayo siya ng iglesia. Ang iglesia na itinayo ni Jesus ay dati na umiiral. Bago pa bumaba si Jesus para hanapin ang nawawalang tupa ni Israel. Kaya yung pagbaba ni Jesus dito, para hanapin lang yung nawawalang tupa ni Israel. Okay. So napansin ko dito no, sa paraan ng pagtatanong niya. Maganda yung hanay ng tanong ni Pastor Ray kasi ini-establish niya yung kanyang stand. Yan yung napansin ko dito. Ang problema is that walang kulang sa execution or power para i-sukol or ipitin si Mr. Dison. Yun yung napansin ko. No, basta kapag nakasagot na at medyo na i-execute na yung tanong, hinahayaan na niya. So, ito pa uli. Sa Matthew 16:18, ang nakasulat ba ay itatayo ko o itatayo muli? Ayun. So, yun bang itatayo ay future tense? Yan ang mga tanong eh. Ay, ang sagot naman, ito pa ang tanong niya. Ang nakasulat ba ay I will build o I build? Ayan. Sinagot naman yan. I will build. So, maganda yung ano ni Pastor Ray doon, ni Sir Ray eh. Medyo kinulang para ano, ipitin. Tapos inano niya na, iniwan niya na uli, nagtanong uli, kailan nagsimula ang SDA? Ayon, ayon sa mga referensya. Sagot, 1863 na irehistro ayon sa pagsunod sa batas ng tao. Pero ito ay konektado mula sa sinaunang iglesia. Yan ang sagot ni Mr. Dison. Mahusay pa rin ang sagot niya, no? Dahil sabi niyo, konektado kayo sa iglesia noon. Pwede bang magbigay ka ng pangalan ng SDA na nabuhay mula 1700 pababa? Ito ang medyo very nice question, no? Very nice question. Bakit ko nasabi yon? Kasi it will establish the fact na yung Seventh-day Adventists nag-start 1863 and walang SDA prior to 1863. Okay. Kaya ano ang sagot ni Sir Mr. Dison dito? Ito po, nasin ninyo yung sagot niya. Sabi kanina, ang SDA ay 1863, ang pagkakatatag sa pangalan. At inirehistro tapos tatanungin mo ako kung sino ang SDA ng 1700. Eh ilang dekada ba ang haba nun? Yan ang sagot eh. Tapos magtatanong ng isang pangalan ng SDA 1700 pababa. 1863 pinanganak tapos 1700 pababa. Ang tinatanong mo, di ba illogical ang tanong? Yan. So dyan pa lang makikita mo na natin na mayroong kaunting difficulty na kay Sir Dison o Mr. Dison no, sa pagsagot sa tanong na yon. So sabi ni Sir Ray, di ka makapagbigay ng pangalan dahil walang SDA before 1863. Tama pa? Yan.
Sabi naman sa pangalan, oo, pero sa turo ay 1600, 1500, meron na hanggang panahon ni Kristo. Ayan. Medyo nakabawi ng kaunti. Okay. Ang tanong uli, ang iglesia ba ay yun ding body of Christ? Oo. Sagot. Papayagan ba ni Kristong mapa sa impyerno? Ito na naman ang sagot ni Mr. Gleason. Anong klase yung yan kung hindi ililigtas ni Jesus ang iglesia? Ayun. Mapapansin nyo, ang way of questioning ni Sir Ray, napansin ko, is he wants to establish something pero hindi niya iniipit. Ganon, no? So, ang tanong ulit, ligtas ka ba ngayon? Ano ang pinakaunang heresy sa church? Sa Book of Acts, ang sagot ni Mr. Dixon dyan sa ligtas ka ba ngayon? Sabi niya, kung ngayon, ngayon mo ako tatanungin. Ang ginagawa ko ang paglilingkuran sa Diyos? Yes! Sabi niya. So, inabandon na uli yon. And then, next question, ano pinakaunang heresy sa church? Ang sagot, ang pagbaligtad ng salita ng Diyos at kanilang pinapasok ang hindi salita ng Diyos. So, doon natapos yung first cross-examination ni Sir Ray Anpuentes kay Mr. Dixon. So, diyan makikita natin intelligent questions ang ginagawa ni Sir Ray. But, again, ano, kulang sa puwersa para ipitin yung kanyang kalaban. At the same time, sa kabilang panig naman, maganda ang mga sagot ni Mr. Dixon and how delivers the answer, pero nakita natin na medyo na gulantang or na gulo ang kanyang sagot. Wala sa rhythm dun sa mga huling tanong ni Sir Ray Ann sa kanya. So mamaya po ibibigay ko sa inyo yung points ko, no? Lahat ay unahin lang natin yung ating mga comments and opinions. So ito naman, gumante si first sa first cross examination si Pastor Diso, no? Kay Sir Ray. Ito yung mga tanong. Walang apostol na nagsabi na to keep the commandments, yun ang sabi mo. Sagot, sa aklat ng gawa ang tinutukoy ko. Matalino talaga sumagot si Sir Ray. Specific siya. Kung mabasa ko sa Biblia na sinabi ni Kristo na keep the commandments, aaminin mo bang mali ka? Ito yung sinasabi ko, no? Na typical debating style ng mga Pilipino, yung pang-ipit. Yan naman ang malakas kay ano? Kay Mr. Dixon, ano? Talagang pang-ipit ka agad. Kaya lang, mahusay kasing sumagot si Sir Ray. Ang sagot niya doon, sa gawa ang tinutukoy ko. Magtanong ka sa latag ko. Ayan. Kasi mapapansin nyo, maganda yung tanong, pero ang paraan ng pagtatanong ni Pastor Dixon, hindi to establish his stand but to destroy dinidestroy niya yung stand ni Sir Ray. So lumalabas siya yung pumapasok sa baluarte ni Sir Ray sa halip na itayo ng itayo yung kanyang stand. Ito naman yung mga sagot sa kanya. Ito yung tanong ni Pastor Dixon. Ang tunay na iglesia ba ay tagasunod ng kautusan? Sagot, tagasunod ng kautusan ni Kristo. Yan. Mahusay yung sagot niya kasi baka pag sinabi niyang kautusan lang, matatalo siya, maiipit. Yung tunay na iglesia ay tagasunod ng kautusan. Pasok sa kautusan, yan ang stand ng SDA. Pasok sa kautusan ang Ten Commandments. Kaya nilabas ngayon, no? Inilabas ni Sir Ray ang Ten Commandments sa kanyang answer, tagasunod ng kautusan ni Kristo. Kaya ito yung insistence ni Pastor Dixon. Hindi ba kasama ang Ten Commandments sa utos ni Kristo? Samagot naman si Sir Ray, hindi po kasama dahil may bagong tipan. Tanong ulit, kung mabasa ko na utos ni Kristo na sumunod sa utos, tatanggapin mo bang mali ka? Ayun, sumagot si Pastor Ray, kung mababasa mo sa aklat ng mga gawa na ang mga hentil inuutusan na sumunod sa Ten Commandments, mag-e-STA ako. Yan, mabigat. So, napansin niyo kung gaano ka
Ka-smart ang mga sagot ni Sir Ray dito. At sa panig ko naman, although maganda, the question itself ni Pastor Dyson, nakalimutan niya that there is a purpose bakit may cross-examination. Whether, either, establish mo yung stand mo by questioning the opponent or to destroy the stand of, ano, of the opponent. Ang pinili ni Pastor Dyson dito is to destroy the opponent. No? Eh, hindi niya na-destroy. So, meaning, nakalamang dito si, ano, si Sir Rayan. Okay. So, tapos na yung dalawang question and answer, ano? Pasok tayo sa rebuttal stand naman. Sa rebuttal stand po ni Pastor Dyson, again, nag-focus uli siya dun sa question na mababasa ba na ang Kristiyano ay inutusan na sundin ang kautusan? Doon na naman po tayo. At ibinalik niya yung Revelation 14:12 that Christians are commanded to keep the ano no, the commandments. At medyo ni-refute niya yung una-unang stand ni Pastor Rayan na 10 commandments is not the law of Moses, kasi sabi ni Pastor Ray doon sa kanya stand, it is the law of Moses, but law, hindi po yan law of Moses, but yan ay law of God. Okay, ang naging reference niya dyan ay yung outside Bible na naman, ano, John Rittenberg Bible Commentary. And again, ibinalik niya yung paano makikilala ang tunay na iglesia, ginamit siya ang Matthew 7:16 sa kanilang mga bunga. At ipinasok niya doon, yung salitang bunga doon, ay pagsunod sa kautusan. At sa Juan 7:16-17, hinighlight ni Pastor Dyson doon yung tungkol sa makikilala ang mga Kristiyano sa turo. Then Isaiah 18:16, teachings is a mark of true Christian. Ito parang ito yung highlight ng stand ni Pastor Dyson eh. Yung John 15:10, na sabi doon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, gaya ng aking pagsunod sa utos ng Ama. Ayun, actually para sa akin, medyo weak verse nga ito eh, ng SDA. Because this referring to, not to the law of Moses, but to the law of God. And medyo ano yan eh, vague, sabi nga, medyo hindi specific kasi yan eh. Kung ano yung tinutukoy dyan, no? Pagsunod sa utos ng Ama. Pero ito yung ginawa ni Pastor Dyson. Gumamit siya ng reference yung Strong's Greek and Hebrew, G1785. Binanggit niya na yung Greek word sa John 15:12 ay commandments na gaya ng 10 commandments. At yun, ininsert niya ngayon at ipinalabas niya na yung commandments na tinutukoy doon is the 10 commandments itself. Pero wala yan doon sa talata. It was just an insertion based on doon sa reference niya. Okay, so ito, meron pa siya isang magandang talatang ginamit, Ezekiel 44:23-24. Ipapakilala nila ang marumi at malinis at ipapangili ng Sabat. So, binanggit na doon, ipasok na yung tungkol sa Sabat because they are Sabat keepers. So, doon mo makikilala ang mali at ang tunay. No? Kung sino yung nagkikip ng Sabat. Ayan. Yung Acts 17:38, ginamit din. No? Iglesia sa ilang. At binanggit, pinaliwanag ni Pastor Dyson doon, kaya lang 1863 kasi ni-require ng gobyerno na irehistro. Pero meron ng SDA noon pa. Ang pangalan lang ang officially, no, na nagsimula noong 1863, pero ang katuruan ay hindi lang 1863 o 1700, kundi panahon ni Kristo at ng Lumang Tipan. Ayan. At binanggit niya bilang huling teksto, yung Galatia 3:17-19, sabi niya, the law, sabi ng Bible, the law cannot be changed for 130 years when God gave the Ten Commandments. Ibig sabihin, hindi pwedeng baguhin yung Ten Commandments. So, napansin nyo, medyo dito, tumaas ng konti yung level ng presentation ni Pastor Dyson, bukod pa doon sa delivery na napakahusay. No? Pero, medyo nag-level up kasi medyo nahihit na ron yung pagkakaiba nila ayon sa pagkakagamit niya ng mga talata ng Biblia na hindi niya yan ginawa nung una. So, puro nakapokus sa commandment of God, commandment of God.
dapat sana ang pinresent niya specifically, not only the commandment. Kasi nga, ayon sa kalaban niya, ang commandment, pwedeng ang utos din niya na kay Kristo, pwede rin yung Ten Commandments. Ayan. So, dito medyo nagkaroon na ng konting espesipiko ang kanyang stance. So, medyo tumaas ang grade niya sa akin dito. So, dito naman tayo sa rebuttal stand ni Sir Ray Ann. Binanggit niya na ayaw daw niyang argumento yung kung mabasa ako. Kasi sabi niya, napaka-weak nun, madaling magbasa. Madaling magbasa, nabawal ang baboy, sundin ang 10 utos, pero ang unawa ba ay kaswato ng Biblia? Yan yung kanyang introduction. Ano? Kasi madalas yung tanongin, kung may mababasa ka ba? Napasin niyo si Sir Ray, no, sa kanyang rebuttal. Rebuttal talaga. Nasamantalang yun dun kay Mr. Tyson kanina, rebuttal stand na supposed to be, he should answer. No? Ia-answer na niya yung stand ni Pastor Ray, pero hindi niya rin nagawa yun. Na pinatibay lang niya yung presentation niya noong una. Which should not be the case. It is a rebuttal stand. Dapat magtayo ka, magwasak ka. So, yun ang ginagawa ngayon ni Pastor Ray. Nagtatayo siya at nagwawasak. So, bakit hindi true church ang SDA? Napansin nyo. Nagtanong siya, bakit hindi true church ang SDA? Meaning, he wants to destroy now in his presentation. Wala siyang naibigay na tao ng SDA noong 1700 pababa. Oh, naniniwala siyang mananatili ang true church hanggang katapusan ng mundo. Pero, wala siyang maibigay na SDA nung 2nd century to 1700. Ayan, napaka-magandang point yun. No? Magandang point of argument yun. 1863 nilang daw nagsimula ang pangalan. Oh, pero syempre, hindi totoo yun kasi pati yung turo. Kagaya ng paglalatag na ginawa niya. Naglatag ng reference, Britannica, stating that Ellen G. White is one of the founders of SDA in 19th century. So dito, ini-establish na, no, na walang continuous chain from the true Christians, nung early Christians, hanggang nung 1863. Kasi 1863 lang nagsimula. Ito yung binabanatan ni Sir Ray Ann. O, di kung founder nga naman, dapat founder, dun lang talaga nagsimula. Again, sabi niya, Encyclopedia Americana stating that the start and pioneer of SDA is Ellen G. White. And she claimed having special revelation in 1863. And then she led a council and continued to give direction to the development of the church. Ayan. Tapos sabay sundot si Sir Ray Ann, hindi pinapahintulutan ng babae na magturo. Ibig sabihin ito, hindi natin ito sinasang-ayunan by doctrine. But ang sinasabi ko sa inyo, yung content, kung paano tinitira ni Sir Ray yung ano niya, stand ng kalaban, ano? So, binanggit niya yung Galatia 1.8, yung aral, hindi development. Ibig sabihin yan, para bang nawala yung aral and then na-develop ulit. Hindi ganon. Robert H. Pearson, reference, from the religious minority movement formed out like the Presbyterian, Baptist, and Methodist, some of these Bible-held beliefs were later adopted by the SDA. So, medyo mabigat ito. Parang lumalabas ng ngopya pa ang SDA mula doon sa mga nauna sa kanila. Yan. Inatake ni Sir Ray Ann ang kasulatang nasusulat sa bato. Considering inamin ni Sir Dison yan, doon nga nasulat ang kautusan sa pagtatanong niya. So, ikalawang Corinto 3.7, ang kaluwalhatian ng kautusan ay lumilipas. Ayan. Sa talatang 8, may binanggit na pangangasiwa ng Espiritu, ito ang para sa mga Kristiyano, kaya hindi na kailangan ng 10 utos. Napansin niyo yung mga teksto niya. Romans 13.10, sa pag-ibig lang natutupad na ang buong kautusan. So, no need na sa 10 commandments. Galatians 5.18, ang mga nasa Espiritu ay wala sa ilalim ng kautusan. Galatians 3.12, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Ayan, kaya may patutsada pa, maawa tayo sa SDA kasi nabubuhay sila sa sumpa, gaya ng sabi ng talatang 11 ng Galatia 3. No, ibig sabihin na, nakita nyo, pinaghihiwalay dito ni Sir Ray ang Ten Commandments at ang pagsunod sa kautusan ni Kristo, which is inuugitan ng pag-ibig at Espiritu. Yun ang ayon sa kanya, no? Sa ikalawang verse, ginamit din. Yung sinagot ni Sir Ray Ann yung tanong na may mababasa ba ang 10 utos ay kautusan ni Moises? Ayun, sinagot niya yun, Deuteronomy
Deuteronomio 4:13 at Josue 8:32 na medyo ginamit din talaga yung term na kautosan ni Moises. Kaya dito medyo patay si Pastor Dison, ano, yung stand niya na hindi yun kautosan ni Moises ay nabasa. Sa totoo, may paliwanag sila doon. No, hindi naman sinabi kautosan ni Moises ay kay Moises talaga yon. But then again, ulitin natin mga kaibigan, ano, hindi natin pinag-uusapan dito yung doctrine. But the way pinresent ni Sir Rayan yung kanyang stand, medyo matibay, mapangwasak ito. Tapos Galatians 5:22-23, ang pag-ibig ang bunga ng Espiritu at hindi ang kautosan. Dahil sa paggawa ng pag-ibig, sabi doon, walang kautosan. Ayan. No, ini-establish talaga na yung kautosan na pinipilit ni Sir Dison ay hindi talaga mag-a-apply sa mga Christians. Matthew 7:23 bilang sagot sa tanong na identical ba ang pagtuturo ni Jesus at ng Old Testament? Ayan, may tanong kasi si Pastor Ray. Mamaya didiscuss natin yan doon sa second cross examination. Identical ba ang pagtuturo ni Jesus Christ at ng Old Testament? Ang sabi sabi kasi ni Pastor Dison doon ay magkapareho lang, wala daw pagkakaiba yon. So dito sinabi ni Pastor Ray, no? Sabi ni Jesus, hindi siya nagturo gaya ng mga eskriba. Actually, hindi ako sumasang-ayon dito sa teksto na ito sa point ni ano, no, sa point ni Pastor Ray. Kaya lang nakikinig ka sa tunog lumalabas na hindi pareho ang pagtuturo ni Jesus at ng mga eskriba. Ang mga eskriba nagtuturo ng kautosan niyan. Ayan ang point ni Pastor Ray. So dito nakita natin yung malaking pagkakaiba nila kung paano nila hinandle ang kanilang mga rebuttal stance, ano. So sa second cross, eto, medyo magaganda yung mga sa second cross . Sa second cross ni Pastor Dison kay Pastor Ray, tinanong siya, anong talata mababasa na hindi masusunod ng mga apostol ang kautosan? Ayan. Sagot, ang sabi ko ay huwag atangan ng mabibigat na hindi naman nasusunod ng ating mga magulang at binanggit niya ang Gawa Kabanatang 15. Tinanong ulit, sabi mo ang kautosan ay hindi sa matwid. Tama ba ito? Hindi. Hindi ko sinabi yon, kundi binasa ko. Ayan, kinwestiyon niya. Hindi ko yan sinabi, binasa ko yan. Kaya lang, medyo sinundan ni Pastor Dison na naman. Sayang sana itong pagkakataon, hindi na dapat tinanong yun. Kasi hindi naman yun yung focus ng tanong niya. Kaya lang, dahil parang mali yung sagot ni Pastor Ray, sinundan niya. Sabi niya, kung yung bang binasa mo, hindi mo sinabi. Ayun. Sagot lang ni Pastor . Basta binasa ko. Dumako sila doon sa 1 Timoteo 1:9. Ang tanong, ano ang sinasabi sa talata? Para ba yan sa may kautosan o sa walang kautosan? Ang sagot, ang kautosan ay para sa di matuwid. Dahil ang matutuwid, hindi kailangan ang kautosan. Ayun. So, sa Galacia, tanong uli, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig at iba pa, tama? Yun, ang may bunga ba ng Espiritu ay lumalabag sa kautosan? Yan, medyo magaganda yung hanay ng tanong ni ano dito, Pastor Dison. Nilinaw ni Sir Ray na ang kautosan na sinusunod ng mga may Espiritu ay kautosan ni Kristo, hindi ni Moises. Kaya intelligent pa rin yung answer. Ano? O, para bang sinasabi ni Pastor Dison, manlalabag ba ng kautosan ang tunay ng mga Kristiyano? Pag sumagot kasi na hindi, o hindi pala, hindi masunurin sa kautosan yan. Kasi, no, yung salitang kautosan nga is ini-equivalent nila sa Ten Commandments. Pero sa sagot ni Pastor Ray, pinipilit niyang ihiwalay ang Ten Commandments sa kautosan. Kundi ang ginagamit niya doon, kautosan ni Kristo. Yung bang kautosan na hindi pinagiging dapat ay anong kautosan? Yun ang sagot. Ang tanong pala ni Pastor Ray. Ni Pastor Dison. Sagot, Ten Commandments. Sabi niya, nung tanggapin ni Moises ang kautosan, nagliwanag ang kanyang muka, tama ba? Doon sa may Korinto yon, ang ginamit ni Pastor Ray. Sabi niya, yes, sabi mo nawawala ang kautosan, nawala ang kaluwalhatian. Ano ang nabasa mo ba? Nawala bang kaluwalhatian ng muka o nawala ang kautosan ni Moises? Medyo dito, makikita natin yung
ano no, yung way of questioning, debater style talaga ito. Yun, inalis ko ang kautosang nasusulat sa tapyas ng bato. Yan ang sagot ni Pastor Ray. Okay, may tanong uli. Pwede mo bang mabasa doon na ang inalis ay ang kautosan na tapyas sa bato? Ayun, ikalawang Korinto 3:7, nabasa. Alin ang lumilipas dyan, ang kaluwalhatian o yung sampung utos? Yung kaluwalhatian na nanggagaling sa nakaukit sa mga bato. Ayan ang sagot. Saan galing ang kaluwalhatian ng mukha ni Moises? Sa Diyos o sa sampung utos? Eto, malinaw na nanggaling ito sa nakaukit sa mga bato. Napansin niyo yung tanong? Iipitin, pero maganda ang sagot kaya hindi makapag-execute ng pag-ipit. Sabi mo, wala akong naibigay na pangalan ng SDA ng 17th century na umakit sa langit. O, babalik ko sa iyo yung tanong, sabi ni Pastor Dison. Sinong Baptist noong 17th century ang mababanggit mo ang pangalan? Yun. Eh, sumagot naman. May nabasa ako kanina sa Britannica na galing sa reformist na si Huldrych Zwingli na doon galing ang mga Anabaptist. Ayun. San galing ang Baptist? Diyan sa binasa mo o galing sa Diyos? Sagot, galing sa Diyos. Pero sa reference, ay may Baptist noong 15th century. very smart. Oo. Maganda, sa totoo, maganda yung tanong eh. Pang-ipit eh. Mahusay lang sumagot si Sir. Ano. So dito, sa ano na to, no? Tanong at sagot na ito na nangyari, I think mataas ang grade sa akin dito ni ano Mr. Dison, although lamang lang ng kaunti si Sir Ray, the way he handles the answer. So nakikita ko na ano no, dito nagle-level up din si Sir ano dito Dison, Cesar Dison, nagle-level up yung kanyang mga paraan ng pagtatanong, kaya lang mukhang napagandaan talaga ni ano Pastor Ray. So dito medyo sa closing statement nako, medyo na dismaya ako dito kay Mr. Dison kasi hindi nga 7 minutes na lang hindi pa niya natapos. And then wala siyang ibang nabanggit na mga points maliban doon sa narinig ng tagapakinig, bawat panig sa mapag-isipan ang napakinggan ng mga tao sa mga sitas. Alam naman niyo kung sino yung nagsasabi ng totoo, ganun. Tapos sabi niya, ako ay kumbinsido na naitayo ko ang true church. And then, he waves the time. Wave na. So, walang narinig tayo sa closing statement sa kanya. Sa kabilang dako naman, si Pastor Ray, talagang medyo, strong ang kanyang closing statement. Malinaw na itinayo ni Jesus. At hindi nawala, kundi nagpatuloy ang true church ayon sa katuruan ng mga apostol. Ang unang heresy ay yung naganap na pagtalikod, yung nung ituro na ganapin ang kautosan, yan daw ang heresy ayon sa panig ng mga Baptist. Acts 15:5-10, mga Pariseo nag-uutos nito, pero ang apostol nagsabi na huwag pabigatan ng mga Kristiyano. So hindi na dapat sundin ang kautosan. Yung mga walang kautosan ng tinutukoy sa 1 Timoteo 1:9 ay mga makasalanan at di banal ayon sa konteksto. So pansinin nyo, closing statement na lang, nagre-rebat pa ito si Sir Rayan. At nagtatayo pa, sabi niya, kung iglesia ay banal, hindi ito mabubuhay dahil sa gawa ng kautosan. Roman 1.17, sa pananampalataya mabubuhay mga Kristiyano. So, pinapatunayan niya no, yung turo na hindi kailangan yung pagsunod sa kautosan kasi yun yung pinipilit na stand at nag-iisang stand ni Pastor Dison. At ang Baptist ay mayroon na ng 15th century, may ebidensya ng chain. Ang SDA ay galing sa Baptist at sila yung tumalikod dahil nagtuturo sila ngayon na ang kautosan ni Moises ang dapat sundin, which is the first heresy. So, nasundan nyo kung siguro mga kasama, mga kaibigan, ano, baka maaaring naguguluhan kayo sa mga sinasabi ko kasi hindi po siya yung naka chronological order, kundi bawat points na binanggit ko. Pero kung nag-note kayo sa mga sinabi ko, makikita nyo din po yung malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtayo ni Pastor Rayan at ni Pastor Dison. Merong mga pointers sa criteria na lamang si Pastor Dison, pero meron ding lumalamang si Pastor Ray. So tingnan natin ang scoring natin. Ha? So dun sa unang category,
which is the first presentation, binigyan natin si Pastor Dison ng 9 sa delivery dahil nga matindi ang kanyang pagtayo, ano? At si Pastor Ray naman ay 6 lang because napakamalumanay niya. Sa debate po, napakahalaga ng boses at pagtayo. Yung confidence mo ay diyan makikita. Although, syempre, sa mga words na ginagamit, mare-reflect din ang confidence. But, yung voice, yung how you deliver, napakahalaga. So, lamang na lamang si Pastor Dison doon. Pero sa content, napansin po ninyo, I believe malaki ang pagkakaiba ng content ng first presentation ni Sir Ray kontra kay Sir Dison. Isa against multiple comparison, ano? Syempre, lamang talaga si Sir Ray doon. So, sa first cross-examination, sa question, binigyan ko si Sir Ray ng 7 because parang walang objective, no, yung pagtatanong maliban doon sa gusto niyang patunayang mali ang bawat points na binagon. No? So, i-destroy na nga lang, hindi pa niya na-destroy. So, 7. At si Ray Anfuentes naman, sa paano niya naghanay ng mga tanong sa first cross niya, mas mataas ng konti kasi may objective talaga siya. Kaya 8. Sa paraan ng pagsagot, dito na nakita ang malaking pagkakaiba. Although mahusay si Sir Cesar Dison sa pagsagot sa mga unang bahagi, pero meron siyang medyo nahirapan doon sa dulo. Kaya nakalamang si Pastor Ray ng 9. Samantalang si Pastor Ray hindi siya naipit o napahirapan man lang. Sa rebuttal stand, ang delivery again, 9 uli. At si Ray naman ay 6 din. But in the content, lamang naman si Pastor Ray, kagaya nung binanggit ko kanina. No? Kaya 7 by 9. Dito tayo sa second cross. Si Pastor Dison ay 7 na sa second cross. Kasi kagaya nga nung binanggit natin, nag-focus na naman siya sa isa lang. Nag-destroy, hindi naman na-destroy. Samantalang si Ray Anfuentes, ano? Although, kaya bakit 8 po? Ay kasi nga, medyo kulang sa execution ng pang-ipit si Pastor Ray. Supposed to be, magna-9 yan sana or 10. Sa answer, ganon, mahusay ang pagsagot. Nag-level up dito si Pastor Dison. But again, ano, mahusay talaga ang pagsagot ni Sir Rayan, kaya 9 siya. At sa closing statement, napakababa na binigay ko in terms of delivery. Kasi nga po, mga 2 or 3 minutes lang yon. Content, wala rin laman, kaya 6-3. Pero si Pastor Rayan ay 8-8 kasi napakahusay din, ano, yung sa delivery niya. Medyo binigyan ko siya ng medyo mataas doon kasi nga buo na nabuo niya. At sa professionalism, I think lamang si Pastor Ray kasi mas cool siya, hindi nag-a-add home. Samantalang si Pastor Dison po, no, yung professionalism, professional naman pero madalas po kasi siyang magpatutsyada, and then para bang he wanted to dominate na yung kausap niya, no, kung paano niya i-handle. So I think mas lamang si Pastor Ray sa professionalism. So, sa kabuuan, sino kaya ang nanalo, mga kaibigan namin? Sino kaya? Ito po, alam nyo na. 77 for Dison, 90 for Fuentes. So, 1-0 in favor of Sir Ray and Fuentes. Okay, so, good job, ano? Ulitin ko po, this is only based on my criteria, personal opinion. Hindi ko po ito ipinipilit sa inyo. And ganun din po, nais nating sabihin na hindi po nangangahulugang nanalo si Sir Rayan. Para sa akin ay taglay na niya ang katotohanan. Hindi po ganun yun, ano? We are not talking about the doctrine, but we are talking about the performance in a debate. I hope na nakinabang kayo sa ilang mga pointers na ginawa natin sa analysis na ito. And salamat po sa pag-i-stay nyo hanggang dulo. Salamat po. At again, ini-invite ko po kayo na abangan ang susunod kong ilalabas sa program na ito na Debate 101 with Godfather Limar. At para bigyan ko lang po kayo ng konting ano, no, idea, iisa-isahin natin yung mga element ng debate at kung ano yung mga basic doon at kung paano natin i-improve so as magiging maganda ang presentation at pagharap natin sa mga debate na ating sinasalihan. For now, maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik, mga kaibigan namin.
kumuha tayo ng kaalaman upang magtamo tayo ng karunungan. Magandang araw po sa inyong lahat.